papuri, luwalhati, ang pagdadakila, karangalan, walang hanggang pagsamba at pasasalamat ay tanging sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. And I would like to give double honor and double respect to the man of God, to the end-time prophet of God, the shepherd of this house, our beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. And also, warm greetings to all of you, mga minamahal kong mga kapatid. Glory to God. I would also like to remember the blessed teachings and loving memory of our beloved assistant pastor, our beloved mama dear, Lina C. Almeida, and to their beloved children-in-law, grandchildren and great-grandchildren. Glory to God. Mga minamahal, totoo po na isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kami po ay nanggaling sa main church, mga minamahal. Alam niyo po, desire po ng puso ko, mga minamahal, ang kapurihan lang sa mahal na Panginoong Jesus. Desire po ng puso ko talaga na makadalo sa iba-ibang outreach. And even during pandemic, mga minamahal, as far as I think Baguio, Palawan, and lahat po, north, south, glory to God, talagang pinagsisikapan po namin na dumalo, sapagkat during pandemic, alam naman po natin mga minamahal na sa Metro Manila, napakahigpit po mga minamahal, walang gawain, through webcast lang. Pero salamat sa mahal na Panginoong Jesus, sapagkat talagang gumagawa siya ng kaparaanan na upang ang anak ng Diyos ay hindi mawalay sa Kanya. At pinapasalamatan ko yan sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, I came to know this church not because sa karamdaman o problema, mga minamahal. Nanggaling po ako sa isang Pentecostal congregation. I was, I think, in my late 20s. And then, nagkaroon po ng problema, mga minamahal, spiritual dryness sa dati ko pong dinadaluhan sa UPC, mga minamahal. So, bilang baguhan pa rin ako that time, mga minamahal, we decided not to attend anymore kasi meron nga pong spiritual dryness. So, tinuruan din po kami kung paano na lumago sa spiritual na bagay by through reading the Word of God. So, nung hindi na po ako dumadalo, mga minamahal, during my personal devotion prayer, mga minamahal, I came across, pagbukas ko po ng Biblia, sinabi, nabasa ko po na Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Alam niyo mga minamahal, hindi ko pa po yun binigyan ng pansin until one night, yung pong pinsan ko naman, na naginip po siya na kami raw po ay dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit po namin alam ang gawain ng Jesus Miracle Crusade? Yung pong dati ko pong pastor, mga minamahal, ay mabuting kaibigan ng ating beloved pastor since nanggaling po sila pareho sa Surigao. Alam niyo mga minamahal, since very new po sa akin ang ganitong klaseng gawain, bagamat galing po ako sa UPC, dito po mahabang puri, may patotoo mga minamahal. At dito rin mga minamahal, sa testimony portion, bago tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon, binabanggit din po natin ang bilang recognition, no, mga minamahal, ang kapurihan sa mahal na Panginoon, ang pangalan ng mahal na pastor. Sapagkat hindi po ako sanay, mga minamahal, kini-question ko po yan, mga minamahal. Nasa Amoranto Stadium kami, Sunday yun, mga minamahal. Sabi ko, bakit kailangan banggitin ang pangalan ng pastor? Alam niyo mga minamahal, merong isang inner voice, merong isang maliit na tinig, mga minamahal, na nagsabi sa akin na siya yung pastor na pinangako ko sa iyo. Alam niyo mga minamahal, hindi ko pa rin po binigyang pansin. The following Wednesday, na-transfer po tayo sa Amoranto, Marikina Sports Complex, mga minamahal. Ganon din, mga minamahal, during testimony portion, I was asking, bakit kailangan banggitin ang pangalan ng pastor? Kasi nga po, hindi ko po ako sanay, no? Mga minamahal, kung yung sinasabi ko po sa inyo na napakinggan ko na inner voice, yung pagkakataon yun, mga minamahal, very forceful po yung boses na sinasabi, siya yung pastor na pinangako ko sa iyo na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, doon ko naalala
ang pangako ng mahal na Panginoon na nabasa ko sa Biblia na I will give you pastors according to my heart which shall feed you with knowledge and understanding. Kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, next year, mga minamahal, 34 years na po kami naglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At totoo, mga minamahal, signs, wonders, and miracles, pagpapagaling ng karamdaman, naranasan po namin yan. Ako po kasi, mga minamahal, meron po akong panganay na anak. She was 6 years old then. Almost weekly, mga minamahal, meron po siyang tonsillitis, dinadala ko sa pedia. Pero mga minamahal, nung nag-decide po kaming dumalo overnight sa Rolling Hills Subdivision, sa Pastoral House, mga minamahal, umalis po ako ng bahay ng aking beloved daughter. She was down with the fever. Alam niyo naman po, mga minamahal, pag milagnat ang anak, grabe talaga mangangarag ka. Alam niyo po, may nag-counsel sa akin na kailangan daw po ma-rebaptize kami. Bagamat yung pong pinanggalingan ko, Acts 2:38 din po. Pero ang sabi nila, ma-rebaptize. Alam niyo, mga minamahal, nung tumalima kami na ma-rebaptize kami, the following day, pag-uwi ko, mga minamahal, na yung anak ko, nung gabi, umalis kami, may sakit. The following day, mga minamahal, nang umuwi ako, ang anak ko mismo ang sumalubong sa akin at wala na po siya at pinagaling na siya ng mahal na Panginoong Jesus. At ngayon po, mga minamahal, may sarili na rin po siyang pamilya. Pinagaling na po siya 100% ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At mga minamahal, nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, kung hindi dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, wala na po ako sa harapan ninyo. July 26, 1998, mga minamahal, biktima po ako ng carbon monoxide poisoning. Ano po ba ang carbon monoxide? Ito po ay yung tinatawag na very potent na gas. Now, once you're exposed to it, prolonged exposure, mahihilo ka po, sasakit ang ulo mo, mawawala ka sa sarili mo, in a worst scenario po, it's sudden death, mga minamahal. Nangyari po yun, I was driving, mga minamahal, ako po yung nagmamaneho. Nakaramdam po ako ng kakaiba, mga minamahal. Yung sasakyan ko, mga minamahal, since na nakakilala kami sa mahal na Panginoon Jesus, yung Bible ko palagi nasa dashboard. Talagang wala na akong, mga minamahal, parang iba yung pakiramdam ko, mga minamahal. Akala ko gutom ako. Anytime, pwede po ako mag-expire, mga minamahal. Alam niyo po, sa isang lugar sa Quezon City, mga minamahal, sapagkat kailangan ko magpahinga dahil ako nga po yung nagmamaneho. Sabi po ng ka-office mate ko, matutulog daw siya, mga minamahal. So pinatulog ko. Alam niyo, mga minamahal, ganun po pala ang resulta ng carbon monoxide. Matutulog ka, patutulogin ka, mga minamahal. Alam niyo po ako, nung nag-park na ako, mga minamahal, nagpaalam po kami sa guard, bawal po doon mag-park, pero nagpaalam po ako, mga minamahal. Habang nasa loob ako ng sasakyan, mga minamahal, alam niyo po, binuksan ko yung Biblia ko, tapos the time kasi cassette tape pa po, yung the time, no? So pinatugtog ko po ang Christian songs. Pag the time, mga minamahal, pag open ko ng Bible, madalas kinakausap ako ng mahal na Panginoon through the Word of God, mga minamahal. Pagbukas ko ng Bible, pero hinang-hina na po ako, mga minamahal, nanginginig po ako, talagang wala na po ako sa sarili. Pagbukas ko po ng Biblia, sinabi niya po sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Alam niyo, mga minamahal, ang carbon monoxide po talaga, talagang kamatayan po ang mangyayari sa iyo. Kung mabubuhay ka man, mga minamahal, yung tinatawag po nila na gulay, brain dead, mga minamahal. Pero andito ako, mga minamahal, sa inyong harapan. That was 26 years ago, mga minamahal. Buhay, walang gamot, amen, mga minamahal. Sapagkat alam natin na meron tayong mahal na pastor, glory to God, na hanggang ngayon ay nananalangin, nag-aayuno para sa ating kaligtasan, hindi naman ng ating kaluluwa, kundi sa araw-araw natin, mga minamahal, protection at pag-iingat, hallelujah. At ganun din, mga minamahal, nais ko rin pasalamatan ng mahal na Panginoon sa pag-iingat niya na nakarating po kami rito sa dako po ng Banged Abra Outreach, na nalaman ko po na after 20 years, I think first
crusade po, mga minamahal, after 20 years. Totong pinagpala, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, kahapon, dahil napakadami natin iba-ibang outreach, nagtatanong po ako sa angkang outreach, iba-ibang outreach. Totoo ang sabi ng ating beloved preacher, in unity, there is strength. Amen. Amen. Sabi nga praise po sa Bible, behold how good and how precious it is to dwell for us brethren to dwell together in unity. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na ako po ay nakapagpahayag ng kabutihan at katapatan ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Dati rin po ako, mga minamahal, meron po akong astigmatism, meron po akong back pain, chest pain, mga minamahal. Pag ganit, pag crowded place, mga minamahal, pag lugar, nahihimatay po ako, mga minamahal. Pero pinagaling po ako ng mahal na Panginoon Jesus na walang gamot. At ganun din po yung aking bunso, mga minamahal. Meron pong skin asthma yan, mga minamahal. As early as I think 4 or 5 years old, children's choir member na siya, mga minamahal. Talagang nung mag-join po siya ng children's choir, yan po ay pinagaling din ng mahal na Panginoong Yesus. At nagpapasalamat po ako, mga minamahal, sapagkat sa panahon ngayon na alam natin ang mga kabataan, mga minamahal, mas binibigyan ng priority ang kanilang career, no? Ang magpayaman, ang maging sikat. Pero glory to God, mga minamahal, yung pong aking bunsong anak na sinasabi ko nga po sa inyo na dating may skin asthma. He graduated last year, mga minamahal, sa isang prestigious university sa Manila. Pero alam niyo, mga minamahal, nagulat po ako sapagkat sinabi niya, Mama, hindi muna po ako mag-work kasi meron po siyang task, special project sa main church para po sa 50th church anniversary natin for next year. And kahabagan, ginagamit din po siya bilang active member or leader ng GMYC. And then choir member, mga minamahal. At kailan lang, mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoong Jesus. Nagpaalam din siya sa akin na ang desire po talaga ng kanyang puso ay maging isang instrumentalist sa main church. Yan po ay grinantin ng mahal na Panginoong Jesus. Glory to God. Alam niyo, mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal, and sa datihan, mga minamahal, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle. Amen. Praise the Lord. Kumikaramdaman po kayo, our God is a healing God. Amen. He's a way maker. Yung pong pagpunta namin dito, mga minamahal, wala po talaga to sa plano, kundi kalooban ng mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At natutuwa ako, mga minamahal, bagamat hindi ko man po kayo kilala personally, pero alam ko, iisa po tayo, we belong to one body of Christ. Amen. Ang espiritu po natin ay talagang isa, kaya ang pinakamataas na papuri, luwalhati, walang hanggang pagsamba at pasasalamat ay tanging sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless our beloved sister, Joanne Correa, sa kanyang mga buhay na patutunayan. Amen. Kaya, sino ang hindi maglilingkod sa Diyos? Lahat ay pakinabang. Amen. Pag-iingat, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, higit sa lahat, buhay na walang hanggang naghihintay sa atin. Amen. Kaya mga minahal, tayo magpatuloy at tayong samahan ng ating beloved mga awit sa paparing awit.